Magandang araw mga kaibigan. Welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So for today, mag-update tayo ng ating mga alagang manok. At ipapakita ko sa inyo na umitlog na doon sa ating mga nesting basket yung ating mga pullets. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Andito tayo sa ating hatcher mga kaibigan. So may pinapapisa tayong Rhode Island Red Eggs at Black Australorp Eggs. So yung Black Australorp natin, 7 eggs. Lumabas na lahat yung sisiw doon, yung parte doon sa may likuran. Perfect hatch yung 7 itlog ng ating Black Australorp. So yung ating Rhode Island Red, 10, 4 pa lang yung nakakalabas. Bale ka 20 days pa lang nila ngayon, pero 11 heads na yung napipisa. So may isa tayong pabo doon sa dulo, yung pinapisa ng aming kapitbahay. So nakakatawa dahil maganda yung hatching rate natin dahil hindi na ganoon kainit ang panahon. So yun lang yung kinaganda ngayong tag-ulan, hindi na tayo mahirapan magpapisa. So mas madaling magsalang ng itlog sa ating incubator. So nung summer nga problema natin yung masyadong mataas ang temperature, nag-overheat pa. So ngayon, bumabalik na sa dati. Kaya normal na yung temperature para yung mga development ng mga sisiw ay maganda. So ayan mga kaibigan, no? Ang ganda nila pag masdan, lalo na kapag napipisa lahat. So andito tayo sa ating mga pullets. So kung napapansin nyo mga kaibigan, nananamlay sila. Hindi yan dahil sa may sakit sila, dahil nagbakuna ako ng fowl cholera kahapon. So dahil malapot yung gamot, nag-a-adjust pa yung katawan nila dahil sa pitsyo ko tinurok. Pwede ang turok sa batok o kaya pitsyo mga kaibigan. So dapat ang edad ng manok 6 weeks old pataas. So nakapag 2 dose na ako sa kanila ng Coryza. So yung fowl cholera, after 1 month uulitin ko para sa second dose. At sila dito nabigyan ko na, pati ang nandyan sa kabilang pen at yung 2 months old natin. So ang hindi ko lang pinakunahan, yung mga wala pa sa tamang edad. So lahat ng breeders natin, tsaka nung mga 4 months old, ay nabigyan ko ng fowl cholera vaccine. So maganda yan mga kaibigan, para may panglaban sila kahit papano. Dahil kahit mag-vaccine tayo, ay hindi pa rin yung assurance na hindi sila tatamaan. So may panglaban lang sila, para hindi sila magkasakit ng grabe. So kung nakikita nyo, yung iba nakapag-adjust na, pero meron pa rin nananamlay kagaya yung nandun sa itaas. So itong rooster natin, hindi niya ininda dahil masigla pa rin kahit yung ibang pullets natin. So kahit yung Buff Orpington natin, tsaka yung Jersey Giant roosters, so nabigyan ko na rin yan ng fowl cholera vaccine. A few moments later. May nangingitlog na doon sa ating mga nesting basket. So kalalagay ko nga lang yan nung isang araw, pang day 2 pa lang nila na nandyan yung ating nesting basket. Kaya umitlog na sila dyan. So ayun, may susunod pang isa. So mamaya sisilipin natin kung ilan yung itlog na ma-harvest natin. So dahil nga kakasalang lang natin nung ating rooster, so papalipas tayo ng mga 1 to 2 weeks para sigurado may similya na yung mga itlog nila. So ayan, tapos na mangitlog tong isa. So hindi muna papasok dyan, baka kasi may istorbo sila. A few moments later. So ayan mga kaibigan, makalipas nga ang ilang sandali, so may 2 itlog na dyan sa loob. So kakapasok ko lang dito sa breeding pen nila, kasi nga baka may istorbo sila kanina, kaya hinayaan ko lang. So lalagyan ko na lang yan ng toyong dahon ng saging kapag nakakuha ko. So karton nga lang yan nilagay ko dyan para hindi malaglag sa ibaba yung itlog nila.
So ayan, may dalawang egg na, mga kaibigan. So madaling turuan to mga hen, hindi sila mahirap turuan kung saan iitlog. So nung nilagyan ko niyang nesting basket natin, na-curious ka agad sila at pinuntahan nila. Kaya nung umitlog sila, dyan na sila pumunta, hindi na sa lupa. So yun mga kaibigan, nakita nyo yung update sa ating mga alagang manok. So nag-vaccine nga ako ng fall cholera. So maganda yun para may panglaban sila, lalo na ngayong tag-ulan. So maraming mga lumalabas na sakit o kaya mga viruses kapag maulan ang panahon. So first dose pa lang yung naibigay ko sa kanila, and then uulitin ko after 1 month. So sa Coriza, wala na akong problema dahil nakapag second dose na rin ako. Kaya may panglaban na sila ngayong panahon ng taglamig o tag-ulan. So sa mga interesado po, bumili ng Rhode Island Red, Black Australorp. So meron na po kaming produce. So search nyo lang po ako sa Facebook, Dan Jim Wilji Anyano, at paki-message nyo ako. So marami na pong produce na itlog yung ating mga Rhode Island Red. Meron po tayong production type at yung dark mahogany. Yung Black Australorp naman po natin, eh meron na rin. So paki-message nyo lang po ako sa mga interesado para mapag-usapan natin. At bibigyan ko po kayo ng magandang discount para makabili po kayo at makapagsimula ng free-range chicken farming o heritage chickens. So mga kaibigan, marami rin po akong binibenta mga ready-to-breed na Rhode Island Red Hen. May 7 hens pa po ako dito ng 4 and a half months. So i-dispose ko po kasi iyon dahil yung mga Buff Orpington at Jersey Giant ay doon ko ikukulong sa ating mga bagong breeding pen. At may isang set naman na po ako ng Dark Mahogany na 7 heads. At para may magamit din po ako doon sa pagpapatapos ng ating mga kulungan at nung kanilang bubong. So sa mga interesado po, message nyo lang po ako sa Facebook mga kaibigan. Shoutout naman tayo. Shoutout kay Sir Mac Dancel Marcelino from Ilocos. Shoutout kay Erickson Garcia from Occidental Mindoro. Shoutout kay John Leo from Iloilo. At shoutout kay Nick Diolola. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta mga kaibigan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So hanggang sa muli, God bless us all.